Hello everyone! Welcome back again sa channel ko. Well, sa vlog na to, pag-uusapan naman natin yung mga baby monthly milestone or ano ba yung dapat na expect mo kay baby during the first year of life niya. Ano ba yung mga dapat na ginagawa niya kapag si baby mo ay ganitong month na? Ayan, kung may baby ka ngayon na less than 1 year old, well, para sa'yo yung topic na to. At kung sakaling ikaw man ay pregnant, maganda na rin na panoorin mo itong video na to para at least aware ka kung ano ba yung mga monthly milestone na pwedeng maramdaman ni baby mo once na lumabas na siya. Kung interesado kayo sa ganito klaseng topic, well, please watch the full video. But again, disclaimer lang po ulit tayo, this video is based on my personal research, personal experience. If you want to know more about this topic in detail, well, please ask your pediatrician. Siyempre, bago ko iisa-isa yung mga developmental milestone per month, gusto ko lang din sabihin sa inyo mga mommies na bawat bata ay may kanya-kanyang stage of development. Pwedeng yung iba sobrang advanced nila or nauna silang maka-achieve ng ganitong milestone. Yung ibang babies naman ay medyo nade-delay sa ganitong milestone, depende sa kanyang buwan. Iba-iba po ang bawat bata. Huwag po tayong mag-compare para hindi rin po tayo nai-stress, mga mami. Pero syempre, maganda na rin na alam nyo yung bawat developmental milestone na pwedeng magawa ng baby nyo para mag-guide kayo sa pagpapalaki ng inyong anak. So, hindi na akong magpapaligoy-ligoy pa. Simulan na natin syempre sa first month ni baby. Ano yung mga developmental milestone na pwede niyang magawa? During the first month of life ni baby, your baby can lift their head during tummy time. Second, your baby can respond to sound and recognize your voice. For example, si mommy ang laging kumakausap at nagsasalita kay baby, your baby can recognize her voice. And ang nakikitang color pa lang niya or pattern is color black and white. Sa 1 month din, kaya niyang umaninag or kaya niyang sundan yung objects na nakikita niya. At 1 month din, may mga babies na rin na nag-i-smile. Your baby can make sounds like coo and ah. Yan yung mga possible developmental milestone ni baby during 1 month. So, punta naman tayo sa second month. At second month, your baby begin to make gurgling and cooing sound. Pero dapat daw kakausapin mo sila as yung kung ano yung normal na pagsasalita mo. Para na-adapt na ni baby or nalalaman na nila yung mga vocabulary. 2 months, eto na talaga yung fina-follow na nila yung nakikita nila mga objects or tao. And kaya na nilang mag-recognize ng people or caregiver yung nag-aalaga talaga sa kanila at distance. Kahit na malayo, alam na nila na si mommy to, si daddy to. Number 3, meron na silang kakayahan na self-soothe. Ito na yung time na kaya na nilang isubo yung hands nila or they can bring their hands to their mouth. And ang ganitong way is self-soothing para sa kanila. During tummy time, kaya na nilang i-control yung head and neck nila for short time. And sometimes during tummy time, kaya na nilang i-push yung kamay nila na para na silang nagpo-push up. And then, pag 3 months old naman si baby, your baby can recognize the face and scent kung sino mismo yung madalas na nag-aalaga sa kanya. Alam niya na yung amoy ni nanay, ni tatay. Your baby can recognize clearly the voice of their mom and dad. At 3 months can hold the head steady as nakokontrol na talaga nila yung head nila. They can follow moving objects ng mismong eyes nila. Mga colors, kaya na nila yung sundan. Ito na yung time na kaya na nilang makipag-usap talaga sa'yo. Sumasagot na sila. Pag kausap mo sila, nagre-response na rin sila by cooing sound. During tummy time, mas madalas yun na silang nakikitang mag-push up. O yung time nga na mas inaangat-angat na nila yung shoulder nila at saka yung upper body nila. At 3 months, ito na yung time na pwede nang mag-roll over si baby. From tummy, yung nakahiga, pwede na silang dumapa. Ito na rin yung time na kaya na nilang mag-response sa loud noise. Kumbaga may sumigaw, may nalaglag, kaya na nilang lumingon. Nadi-distinguish na nila yung loud sound and fina-follow talaga nila kung saang lugar yon, either right or left ba. At 3 months, they can bring their hands together. Kaya na nilang gawin ito. At 4 months old naman, ito na yung time that they can bear weights on their legs. So, parang if i-assist mo siya na patayuin, kaya niya nang tumayo. Medyo tumitibay na yung tuhod ni baby at 4 months. Ito na rin yung time na talagang madaldal na sila, na nakakausap mo na sila, na meron na silang eye contact. And syempre, ang response pa rin nila na sound is cool. Ito na yung age na nag-roll over. So, bali yung 3 months medyo early pa yon para sa iba.
Pero pag 4 months, ito na talaga yung nagro-roll over na mostly yung mga bata. They can also grab their favorite toy. For example, maraming toys na nakakalat sa kanya. Alam niya na kung ano yung dadamputin niya. Alam niya na kung ano yung favorite niya. They can also imitate sounds like mama, dada, baba. And 4 months usually, nag-a-appear ang first tooth ng mga baby. Ito na yung time na pag tumubo na yung ngipin, medyo sakitin na si baby. Sa 5 months old baby naman, ito na yung time na kaya nang abutin ni baby mo yung feet niya. Yung sinusubo niya na yung feet niya, sinusubo niya na yung hinlalaki niya, nilalaro na nila yung paa nila. Usually, pag 5 months silang baby, they can respond sa name nila mismo. At 5 months, ito na talaga yung nagro-roll over na siya. From tihaya to dapa to tihaya, as in roll over na talaga. At 5 months, pwede na rin silang umupo independently without support, pero short period of time lang. At 5 months, ito kailangan lahat na ng toys malinis kasi ito na yung subo-subo na kahit anong mahawakan nila. And dito na rin nag-i-start yung separation anxiety. Yung ayaw niya nang lumayo si mommy or si daddy sa tabi niya. Kaya ito na yung time na mahihirapan ng maligo or even mag-CR man lang si mommy kasi iiyak na siya. Sa 6 months old baby naman, ito na talaga yung time na kaya na nilang mag-imitate ng sounds. Madalas na nilang sabihin si mama, dada, baba. 6 months old usually nag-i-start na ng mga complementary food or solid food, mga puree or even BLW. Pwede nang i-start at 6 months. Pero syempre, it's better to ask your pedja kasi nga siya yung nag-a-assess kung si baby ba ay kakayanin ng kumain ng mga solid food. Next, si baby ay kaya na talagang umupo independently kahit longer period of time. They can also pass object from one hand to another hand. They may start to crawl. Ito na talaga mag-i-start na maglikot kasi nga nakakagapang na. They start combining syllables na by this time, itong 6 months. They can pull or drag their favorite toys papunta mismo sa kanila. Malikot na yung mga kamay nila kaya anything na laruan ni baby or anything na maaabot, kailangan ay malinis dahil lahat yan ay dediretso sa bibig. At 7 months old naman, your baby becomes shy around new people. So, nahihiya na sila sa mga bagong faces, sa mga bagong muka na nakikita niya. At 7 months, nag-i-start na silang bumuo ng syllables, magsalita, and mas naiintindihan mo na sila. Although, hindi pa talaga sila so totally nakakapagsalita. Pero at least, meron na silang nailalabas. They can start to wave their hands, like bye-bye. And nakakatayo na rin sila kapag sila ay humahawak sa object o kaya sa tao. Kaya na nilang tumayo for shorter period of time. And mostly, mapapansin mo na talaga na mahilig na silang mag-ingay sa mga toys. Pinag-uuntong-untong na nila yung mga toys na yan to make sound. Mas, kumbaga, naaaliw sila kapag nakakagawa sila ng sounds. At 8 months old baby, medyo marami na siyang nagagawa kapag 8 months. Dito mo na talaga nakikita yung development niya. One of that, they can say word. Ito na nakakapagsalita na siya ng mama and dada. Or sometimes mga painuulit na word like tata or baba. At 8 months, kaya na nilang tumayo mag-isa or pinupull up nila yung sarili nila para makatayo. And of course, syempre, nakahawak lang sila sa object or furniture. Pero, kumbaga, kaya na nilang itayo yung sarili nila. Ito na rin yung time na gumagabay na sila. Either nakahawak siya sa furniture, sa object, o kaya sa tao. They start to point object to communicate na gusto nila yon, na kailangan nila yon. They can search hidden object. Meron na silang pag-iisip na kapag tinago mo yung object na yon, alam nila na nawawala na. They begin to use the thumb and finger pincer. Kaya na nilang mag-grasp na maliliit na bagay, kaya okay na talaga sila for BLW. And syempre, mag-ingat din kayo sa mga maliliit na bagay na kaya na nilang i-pick up at isubo. Dahil mga choking hazard yon. Kapag 9 months old naman si baby mo, kaya na talaga nilang tumayo sa sarili nilang paa. Mas madalas na talaga silang gumabay sa panahon ngayon, kaya mas malikot na sila. Of course, mas madalas mo na silang nakakausap by this time. They can also understand the permanence of every object. For example, alam na nila kung saan nakalagay yung ganitong bagay. They can also hold and drink from sippy cup. Meron mga cup feeding para sa ganyang edad. Search nyo na lang yon. Para pwede na kayo mag-start turuan si baby na uminom sa baso. At 9 months, gustong-gusto na talaga nila na sila na kumakain mag-isa. Yung dinadampot-dampot nila yung mga pagkain nila. And very useful to para sa mga nag-BLW na talaga. Ito na rin yung time na nakikipaglaro na sila. Like peekaboo. Aaliw na talaga kayo kasi nga nakikipaglaro na sila by this time. They can correctly identify kung sino si mama, kung sino si daddy. Alam na nila yung difference ng both gender. Alam na nila kapag si mommy mahaba yung hair, kapag si daddy short hair. Alam na nila i-distinguish yan correctly.
kapag 10 months old naman si baby mo, ito na talaga yung time na kaya na nilang mag-say bye-bye. Pag 10 na, kaya nang mag-clap-clap, saka kaya nang mag-bye-bye. By 10 months, ito na talaga yung time na kaya na nilang makapag-communicate ng gusto nila. Ituturo lang nila yan. Like for example, yung toys, yung food, yan, marunong na silang magturo. By 10 months, kaya na nilang tumayo or kaya na nilang nakatayo unassisted for a shorter period of time pa lang. Pero at least kaya na nila na nakatayo. At 11 months old baby naman, ito kaya na talaga nila tumayo or kaya na nilang nakatayo sila for a longer period of time na. But still, gumagabay pa rin sila ng paglalakad sa mga furniture or objects. They can able to understand the word no and don't. Yung pag sinabing bawal or no, alam na nila yon. Kaya na nilang i-interpret yon sa mind nila. And syempre, kaya na rin nila na mag-interpret ng mga simple instruction or simple direction. They can also place toys or objects sa isang lagayan or sa basket, for example. Meaning, kaya na nilang mag-clean up ng sarili nilang mga toys. Tuturuan nyo lang talaga sila. They can also say word like me, mine. Kaya na nilang sabihin na sa kanila yon. And lastly po, para sa 12 months old or 1 year old, kaya nang mag-imitate ni baby mo ng mga actions ng ibang tao. Gaya-gaya na sila by this time. Ito na rin yung time na medyo kaya na nilang maglakad. Kumbaga nakakapag-step-step na sila. Medyo nag-i-start na silang lumakad. They can say at least 2 words. Medyo dumadami na yung words na nababanggit niya, dumadami na yung vocabulary na naiintindihan niya. Itong mga developmental milestone na to, ito talaga yung mga hinihintay ng bawat parents sa kanilang baby. And talagang natutuwa sila kapag nagagawa na ni baby yung ganito, yung ganyan. Again, bawat bata ay iba-iba ang developmental milestone stage. Kailangan mo lang maghintay kung kailan niya ito magagawa. Ito ay guide lamang at base lamang sa research na nagagawa commonly ng mga babies sa ganitong edad. Huwag kayo masyadong ma-stress mga mommies, intay-intay lang. Mayroon silang kanya-kanyang panahon. So, yun lamang po mga mommies. I hope you learned again from this video. Please hit the like button. Of course, subscribe on this channel. At marami pa kayong matututunan. Marami pa akong gagawing video. And hit the bell button to get you notified pag may bago akong video kagaya na to at mapanood mo agad. And if you have personal questions sa akin po, please follow all my social media accounts. Diyan niyo po ako message, diyan po ako madalas sumasagot. And of course, please follow and check my Shopee account and TikTok shop. Meron po ako mga binibenta diyan, mga beauty products na safe for pregnant, teens, and lactating mom. Check niyo yan and support my small business. This is the end of another informative video. I hope you learned. See you on my next vlog. Bye!